Kumusta mga brad? Trending nga po ngayon sa Facebook ang pinakabagong demo unit ng Rusi, ang kanilang Songshen Cyclone RG3. Kung atin nga pong matatandaan, naglabas din dati si Rusi ng isang demo unit na nanggaling din sa Songshen. At ito nga po ay ang Cyclone 400 Classic Cafe Racer na mapahanggang ngayon ay hindi pa po nila mai-release-release. At marami po talaga ang dismayado doon, sapagkat mapahanggang ngayon ay umaasa pa rin sila na may labas ni Rusi ang motor na ito ngayong katapusan. Katapusan ng mundo. Joke lang. Hindi pa man tapos ang usapin tungkol kay Cyclone 400 Classic Cafe Racer, ay eto at meron na naman silang panibagong demo unit na nanggaling din kay Songshen. At marami nga po talaga ang na-excite dito, dahil sa wakas daw ay magkakaroon na sila ng big bike na abot kaya, sapagkat alam naman nating lahat na pangmasa ang presyo ni Rusi. Kaya ganun na lang ang kanilang kaligayahan nung malaman nila ang balitang ito. Pero ganun pa man, ito po ay isang demo unit pa lamang. Pwede pang mapalitan ng lungkot ang kaligayahang nararamdaman mo ngayon kung sakaling hindi matuloy ang paglabas ng motor na ito. So ano kaya magiging kahinatnan ni Songshen Cyclone RG3? Ito kaya ay bagong pag-asa? Or isa na namang panibagong paasa? Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpa dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, sa video ito ay pag-usapan nga po natin ang isa na namang pinakabagong demo unit ng Rusi, ang Songshen Cyclone RG3. Pero bago yan, maraming salamat muna kay Sir JBTV, sapagkat sa kanya nga po galing ang information tungkol sa Songshen Cyclone RG3. Sir, maraming salamat po at mabuhay ka hanggat gusto mo. So para nga po doon sa mga hindi pa nakakalam, ang Songshen po ay isang Chinese motorcycle manufacturer. At hindi lang ito basta ordinaryong manufacturer, sapagkat isa po ito sa limang mga pinakamalalaking motorcycle manufacturer sa bansang China. At hindi lang yan, dahil nagkaroon din po ng partnership sa pagitan ni na Songshen at Harley Davidson, Piaggio at marami pang iba. Kaya masasabi nating hindi rin talaga basta-basta itong si Songshen. At karamihan din sa kanilang mga unit ay binibenta nila sa European market na sobrang nga pong naging successful. Sa paglabas ng motor na ito, panigurado, marami na namang utak ang nagulo. Yung tipong may ipon ka na pambili ng NK400 o di kaya 300 SR. E kaso, bigla namang sumulpot itong si Songshen Cyclone RG3. Kung kaya't hirap na hirap ka na naman ngayon sa sitwasyon mo, isipin mo yon, bibili ka na lang ng motor pero parang ang laki pa rin ng problema mo. Pero kung wala ka na mapambili, hindi ka kasali sa usapan. Pero kung gustong-gusto mo pa rin talaga ang motor na ito, kaso wala kang kapera-pera, benta mo na kidney mo. Gago ka ba? De, joke lang. Ang ibig kong sabihin, ano pang hinihintay mo? Talpa ka na! Malay mo, swertihin ka katulad ng iba. Dahil sa online sabong, yung dating nakamotor, nakabike na ngayon. Kaya bago pa mapunta kung saan ang usapan, pag-usapan na lamang natin ang specs sa motor na ito. So ito nga po ang Songshen Cyclone RG3 na mayroong 401 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke dual cylinder with 4 valves. Yes po, tama ang inyong pagkakadinig, 2-cylinder lamang ang motor na ito. At sad to say, hindi siya tunog-yawa. What? Alam nyo na siguro ang ibig kong sabihin. Bagamat pasok siya sa big bike category, magkaiba pa rin talaga ang tunog ng inline 2 sa inline 4. Yung inline 4 kasi, ito yung tipo ng mga big bike na pumupunit ng kalsada. Ito yung mga bikers na panaybomba sa stoplight. At kung nakapwesto ka sa likuran nila, mapapasabi ka na lamang ng yawa ang mga tawhana niyo. Samantalang yung inline 2 naman, para lamang siyang ordinaryong motor na nakamuffler, na parang katulad sa tunog na ito. Ay hindi yun, basta yung tunog niya ay parang lang siyang simpleng nakamuffler. Ito po ay naka-fuel injected at syempre naka-liquid cooled. Pagdating naman po sa kanyang power, ito ay merong 42 horsepower at 9,500 RPM, 34 Nm of torque at 8,000 RPM. At ayon nga po sa claim ng Songshen, ang motor doon na ito ay kaya tumakbo sa bilis ng 155 km/h. Huh? Syempre panigurado, marami na naman ang mga magsasabing, What? 400cc tapos 155 lang ang top speed? Pwede siyan sa motor kong 150cc. Ganun nga po agad ang linyahan ng iba. Yung tipong sila lang ang pinakamabilis sa buong mundo. Ito yung mga taong panaybomba pero wala namang lisensya. Tapos pag na-checkpoint, iiyak-iyak. So ang motor na ito kasi ay hindi naman talaga nakadesign para sa mga top speed, sapagkat ito po ay isang sport touring bike na nakadesign nga po para sa mga long ride or di kaya yung mga taong mahilig mag-loop. At meron din po itong napakalaking tangke na kasya nga po ang 21 liters fuel tank capacity na kayang umabot ng 500 kilometers at higit pa. At pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka dual disc brake sa harap, disc brake sa likuran, at ito po ay naka Bosch dual channel ABS. Wow!
So doon pa lang kung sa tingin mong hindi ka talo, panalo ka na. At isa nga din sa pangmalakas ang feature na nilagay sa motor na ito ay ang kanyang front and rear built-in camera. Talagang wow, sapagkat bira lang po talaga sa isang motor ang mayroon ng sariling dashcam na katulad nung sa Dayang ADV. So kung gusto mo maging motovlogger, eh hindi mo na kailangan bumili ng camera. Ang kailangan mo na lang bilhin ay isang buong motor na mayroong camera. Kita mo to, hampas ko to sa pagmumukha mo eh no? At napakaganda din po ng gauge panel sa motor na ito, na mayroong 6.75 inches full color TFT screen instrument. At isa nga po ang songshin sa mga motor na may mga magagandang gauge panel, na masasabi nating pang world class ang quality. Ang kanyang ilaw, syempre naka full LED na lahat. Ang kanyang windshield, katulad din po sa ibang motor, adjustable din. Meron din po itong USB charging port. At not just one, kung hindi, dalawa. Kung dati bitin ka sa isa, ngayon magsawa ka sa dalawa. At pag-usapan naman natin ang look sa motor na ito. Sa forma niya, mapapasabi ka talaga ng panalo, sapagkat napakaangas nga po ng kanyang tindig na talagang modern ang datingan. Pero ganun pa man, meron pa ng iba nagsabi na kahawig daw niya yung CF Moto GT 400. Well, kahit papano, meron din naman konti. Yung iba naman sinasabing kahawig daw niya yung Ninja H2 SX. So kahit papano, meron din naman talaga. Pero in my own opinion, yung headlight niya ay parang may pagkakahawig sa Honda ADV kung bigla ang tingin. At yun po ay opinion ko lamang. Pero ayon nga po sa aking ginawang research, ang motor talaga na masasabi natin kamukha niya is yung Zontes X310. Wow! Hindi man po perfectong magkamukha, pero may hawig talaga. At isa nga po sa pinakasolid na masasabi mong magkapareha sila, yun po ay ang kanilang pagiging made in China. At hindi na po natin maitatanggi na sa bawat pagdaan ng panahon, ay paganda ng paganda ang kanilang mga motorsiklo. Sana all. Pero sana din, isabay din nila sa pagiging maganda yung quality. Para naman everybody happy. At ayon nga din po sa akin ang sagap na chismis, aprobado na daw yung Songshin Cyclone RG3, pati yung Songshin Cyclone 400 Classic Cafe Racer, na ilalabas na daw sa 2022. Pero kung hindi man magkatotoo, edi, it's a prank! Hayop ka! Bullshit ka! kasi nga, chismis pa lang yun. Pero malay natin, magkatotoo yung chismis. Pero ang makakapagsabi lang naman talaga kung kailan ito ilalabas, walang iba kundi si Rusi. At tungkol naman sa presyo niya, hindi pa po tayo nakakasagap ng chismis. So kung kayo ang tatanungin mga brad, ilalabas kaya ni Rusi ito? Kung sakaling ilabas naman, kailan? At magkano ang magiging hula nyo sa presyo ng motor na ito? Magiging worth it naman kaya? At para naman dun sa mga magtatanong kung ilang kahongredors ang kasyo sa motor na ito, ang sagot po ay wala. Pero kung ito naman ay nakaturing set na, ay kasya dalawang kahon. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. At syempre hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam nyo na kung sino yun. So shoutout nga pala kay Joshua Lee Silva. Shoutout kay Dodos for Life. Shoutout kay Bibi John Cubico. Shoutout kay Patrick Gino. Shoutout kay Yako Managbanag. Shoutout kay Phil De La Peña. Shoutout kay Ver Vlogs the Artist. Shoutout kay Gabriel Marie Bituin. At pati na rin sa boyfriend niyang si Mark Anthony Caan at sa tropa niyang si Andrew Cacho. Shoutout kay Gian Paolo Leonardo. Shoutout kay Rodalito Campo. Shoutout kay Maria Paz Lim at sa kanyang mister na si Roy Lim. Shoutout kay Luigi Valenzuela. Shoutout kay Camilo Atilio. Shoutout kay Albert Odones. At pati na rin sa kanyang asawa na si Madam Nerissa at sa kanyang anak na si Shanshan. Shoutout kay Rag Rider Whitey. Shoutout kay Judy Villarosa. Shoutout kay Chris Zion. At pati na rin sa mga tropa niyang sina Jeff Ilanto at si Arjon Langbid. Shoutout kay Kendall Puso. Shoutout kay Ramher. Shoutout kay Mark and Marge ng Tarlac. Shoutout kay Christopher Tolentino Salvacion. Shoutout kay Idol Rose Go TV PH. Shoutout kay Jeric ng Bacolod. Shoutout kay Pipoy Palaboy.
Shoutout kay Kuya Tony Orculio Jr. at pati na rin sa kanyang magandang misis na si Madam Donabel at sa kanilang cute na unika iha na si Andy. Shoutout kay Jutin Islip at pati na rin daw sa kanyang ex na si Junami Bacos. Hoy Junami, bumalik ka na daw. Shoutout kay Wilson Avis. Shoutout kay Mark Castellano. Shoutout kay Z Motovlog at pati na rin sa Rano Family and Friends. Shoutout kay Pull the Trigger at pati na rin kay Jelly Pulintan. Shoutout kay Fort Pasistol at pati na rin sa girlfriend niyang si Lenly. Shoutout kay Rangel Donaire. Shoutout kay Sherwin Aquino. At big shoutout na rin para sa ating mga Olympian na sina Felix Yumir Marshall, Neste Petesio, Carlo Paalam, at Heidi Lynn Diaz. Maraming maraming salamat po. So hanggang dito na lang muna mga Brad, at muli, ride safe, stay at home at stay safe, at syempre, stay alive. Okay, bye.